impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte utos nga ba ni Pangulong Marcos? Usap-usapan kasi ng pagpapatalsik kay BB Sara. Bakit? As usual, dahil hindi nito mapaliwanag kung saan napunta yung 600 million pesos na nawawala. Tapos pinagbantaan pa yung Pangulo. Pero hinarang mismo ni Pangulong Marcos ang impeachment complaint. Oo, yung planong pagpapatalsik sa pwesto kay BP hinara. Bakit? Hindi po naawa si PBBM kay Sara. Naawa si PBBM sa mga Pilipinong kahit papaano natutulungan ng Office of the Vice President. Magiging okay naman lahat eh, kung ipapaliwanag lang ni BP Sara kung saan napunta yung milyong nawawalang pera. Text message circulating on social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part to file? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to the if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for not, for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Pinabulaanan naman ni Armed Forces General Romeo Broner ang balibalitang inalisan ng security si BP. Wala raw kinakampihan ng militar sa issue. Pero nanindigan ng AFP na hindi sila papanig sa sisira ng demokrasya ng ating bansa. Anong ibig sabihin nito? Ayaw raw ng AFP maging sunod-sunuran o tuta sa isang leader. Anong may hawak sa Duterte? China, diba? So alam nyo na ang sagot dyan. Pero mananatili raw bukas ang AFP sa lahat ng bagay. But the assurance is that we will not leave the Vice President without a security. Mandato po namin yun eh. That is our mandate to protect the President and the Vice President. So we will continue. Yung natin 400? I-replace po natin sila. No? Hindi, pinag-aaralan po natin. Your study. Sir, currently ilan yung naka-assign sa BPSC? Ilang personnel ng AFP and BNP? Wala rin akong detalye nun. Sir, yung na-replace, sir, kasama si Bernardo? Kasama yung commander because nga kasama siya dun sa subpoena. And aside from that, may mga balita rin po kami na magkakaroon sila ng subpoena sa Kongreso. No? So if this these investigations will continue, they will not be able to conduct the security properly and effectively. Kaya nga po, ang gagawin natin is that we will be replacing them with fresh personnel from the PNP and from the AFP. Sir, just to be clear, yung statement ko kanina na hindi dapat tumugon doon sa calls for intervention and yung fractured government, yung tungkol doon sa panawagan ng former president. Tama? Yes, yes. Tama po yun. Dahil binanggit ko nga po kanina, as I address the senior enlisted personnel ng AFP, pati na rin po yung mga officers, nakausap ko rin yung mga officers natin, mga brigade commanders natin, mga battalion commanders through VTC. Pati na rin yung mga commanders natin sa Navy at sa Philippine Air Force. I reminded them of the vow that we took that we will defend the Constitution and the Republic of the Philippines. Yun yung trabaho po namin. May punto naman si PBBM at si AFP Chief. Kung hindi ipapaliwanag ni BP kung saan napupunta yung ginagastos nitong milyong-milyon, edi wag bigyan ng pondo. Uulitin ko, hindi po dito sinisiraan si BP. Sadyang indilostay lang siya kaya siya ginigisa. Kayo, anong komento nyo dito? Ikomento sa baba ang yung salo video.